Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines na may kinalaman ito sa paggawala ng dalawang environmental activists na sina Jed Tamano at Junila Castro. Ito po ay sagot sa mga grupong kumikwestiyon sa kwento ng otoridad kung paano o mano voluntaryong sumuko sa militar sina Tamano at Castro noong Martes. Ayon pa sa AFP, miyembro ng kilusang CPP-NPA si Castro ng mahigit 4 taon. Nanatili ngayon sa isang warehouse ang mga sumuko manong aktivista. There was no abduction. Humingi lang sila ng tulong sa mga kasamahan, sa mga kilala nila. Una, para itago sila doon sa mga kasamahan nila na gusto silang ipalik ng pwersa sa kahilusan. Nanawagan naman ang Promotion of Church People's Response na maibalik agad sa pangangalaga ng kanyang ina si Junila Castro. Ito ay para magkaroon siya ng pagkakataong kumuha ng sariling abogado at maipahayag ang tunay niyang saloobin. Naiulat na dinakip si Castro at kasamahang si Jed Tamano noong September 2 sa Barangay Lati, Oryong Bataan. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,